Ayun guys, no? January 14, no? 2023. Yun, Abante tonight. Yan po, no? Ninja Cops, dinudurog, no? Mga investigador, no? Yan yung mga headline dito sa Tonight, Abante Tonight. Ano? So, bihira na lang tayo makabasa ng mga tabloid, no? Wala pang nakakulong sa mga smuggler. Yan. Dapat hoarder ang pag-initan nyo, no? Kaya tumataas ang presyo gawa ng mga smuggler ice, mga hoarder na yan, no? Ganito rin po ang, this is the Philippine tabloid, no? Sa mga English-speaking nation. This is a sample of sports, no? Sports sa likod siya, back page niya ay sports, no? So yun tonight, no? Then we also bought this one. Ayan yung mga nanalo sa Lotto, no? Sabado. Ayan. Enero 14. Labo man. January 14, 2023. Lotto result 12, 17, 02, 50, 24, 44, no? Sa 645 is 9, 18, 33, 39, 35, 14. Alright. Ayan po yung nanalo sa Lotto. Ayan po yung mga number nyo sa mega Lotto. Alright, no? So sa PM to, pangmasa, concert nila James, no? Inulan, pinalibre na lang para tauhin. Ah, okay. Inulan, okay. Angelica, no? She shower ni Glyza na virus daw. 51 per pamilya sa survey, no? 95% ng PNP General Corner nagbitiw na sa pwesto. Ayan, mga Bantag, Sulweta, kinasuha ng pang-torture, no? Tignan natin, no? Yung okay. Mga Philippine tabloid, no? So, may mga crossword puzzles, no? Ito yung mga crossword puzzles nila. No? Ayan. Mga abangan. Tapos, sports din sa likod. So, binili natin to. We bought this. I paid 100 pesos for this, no? Tip lang naman yon. Pero to ay 10 pesos. And 10 pesos. 20 pesos all in all. Yun ang price niya. And of course, bigyan lang natin ng itong Ninja Cops, dinudurog mga investigador, no? So nasa page 2. Page 1, page 2. So basahin natin yung detalye, no? Bakit dinudurog? Saka yung sa smuggler, no? Ang sabi dito ay desperado na umanong gumawa ng mga black propaganda ang mga pulis na umanoy nauugnay, no, sa kakaila na mga illegal na droga. Okay, mga Ninja Cops pala yung mga illegal na droga, no? No? Mga demolition jobs, no? Yung pala yun. Then of course, no? Yung Victory Liner, no? Isang buwan ginarahi ng LTRB. Ito, tingnan natin yung wala pa nakukulong sa smuggler. Ayan. Okay. Mahirap naman ito yun. Pumalag na ang dalawang grupo, no? Mga smuggler, no? Wala pa nakukulong dito, no? Pero mas dapat nakukulong yung mga tinatawag na pangalan nito. Ang dapat makulong, alam nyo mga kapatid, ay ang mga hoarders. Yan ang unang-unang dapat. Kasi yan ay nagpapataas ng presyo. Yung mga hoarders, not smuggler. Ang smuggler, nagpapabagsak ng presyo. Nagpapalugi ito sa mga magsasaka, kung ano man yung product na ano. Pero
detrimental din sa siyempre sa economy, no? Yung smuggling kasi, pero ang ano to, ang smuggler ay larawan niya ng inefficiency ng isang bansa, no? Inefficiency ng isang tinatawag inefficiency of production, cost of production. Kasi bakit yung mga ibang bansa na bibigay nila ng mas mababa, no? Kasi nga yung kanilang energy, yung electricity ay kontrolado ng gobyerno, pati tubig. Kasi yan yung public utility, nasa ligang batas yan. Ano ginawa ng mga mayayaman? Pinagkukuha yung mga kuryente, yung mga tubig, no? Kaya yon ang taas na kuryente natin. Kontrolado na kuryente, hindi makontrol ng ano. Kaya ang kuryente tumataas. So, pagka ganoon, mataas ang cost of production. Mataas ang kuryente, syempre, tataas ang sa ibang bansa, hindi. Marami silang mga energy. Kaya mababa ang cost of production nila. Kahit na galing ng ibang bansa, Vietnam, Thailand, i-export pa, mas mura pa din. Kasi yung cost of production nila, bibigay nila mura. Bakit sa atin, hindi na maibigay ng mas mababa? Di ba? So, yung pag-i-smuggler ay ano yan, inefficiency yan ng gobyerno. Ang talagang problema, yung hoarder. Kasi yung hoarder, talagang yun ang talagang ang nagpapataas ng presyo pagka yung mga mayayaman, binili lahat. Yung halimbawa, sibuyas, o asukal, o kung ano pa mga produkto. Tapos nilagay nila yan sa isang facility or sa isang warehouse, tapos hindi nila binenta. So tataas talaga presyo sa market kasi walang mabilhan. So makokontrol nila presyo. Yun ang dapat na death penalty, yung mga hoarder. Pero syempre ito mga tabloid, ito ay kontrolado ng mayayaman eh. So ang talaga pinag-iinitan la kunwari smuggler, pero kalaban ng hoarder is smuggler. Kasi pag may smuggler, malulugi yung mga hoarder eh. Kasi bababa presyo eh, malulugi sila. So, yun ang pinag-iinitan ngayon na ito mga makapangyarihan. Ito mga smuggler. Pero sa totoo lang, ang smuggler, para patayin ang mga smuggler, para mas lugi sila, efficiency lang ng production. Pababain mo lang ang energy, yung electricity, at yung mga raw materials mo. Bababa ang raw materials pag mababa kuryente. Kasi yun ay isa sa nagpapalaki ng cost of production, yung energy o yung kuryente, no? Yung kuryente na ginagamit din sa Pilipinas, masyadong mataas, masyadong mahal. Kaya mahal ang cost of production, kaya nagkakaroon ng smuggler. Pero kung mababa tayo, kahit mag-smuggler sila, mag-smuggling sila, mahal pa rin sila, walang bibili. Kaya may nabili diyan kasi mura. Bakit nila nabibigay ng mas mura? Galing pa ng ibang bansa. In transportation cost, siyempre tutubo pa, ba't mura pa rin? Diba? Doon kayo magtataka. So, hindi kasalanan niya ng smuggler. Mas kasalanan niya ng mga hoarder. Kaya tumataas ang presyo. Sana naintindihan nyo ang smuggler at saka hoarder. Mas masama po yung ginagawa ng mga hoarder. Yung smuggler, kailangan mo lang pababain ang cost of production ng isang produktong ini-smuggled. At hindi na nila kaya yon dahil makakapag-compete ka na sa price. Dahil mapapababa mo. Kasi yung smuggling, kaya lang nang binibili yan dahil mababa yung presyo. Kaya maraming tumatangkil. Pero sabi mong mahal yan, mas mura sa atin, mas quality pa, di sino pa bibili? Di ba? Logic lang yan. Simple logic lang yan na dapat nating maunawaan. So, ayun, ano? So, dapat wala pa nakukulong sa mga hoarder. Ha? Yan ang dapat unang-unang ikulong. Hoarder. Hindi smuggler. Hindi ko kinakampihan ng smuggler. Pero ang smuggler, inefficiency yan ng gobyerno. Kasi mataas ang cost of production. Walang magawa ang mga producer. Kung hindi sumunod, no? Sa bayad nila sa kuryente. Pag binabagsak nila presyo, paano pa mababayad ang kuryente, tubig? Simple logic. So, yun, no? Ganito po, no? This is the Philippine tabloid, kung tawagin. Tonight, Abante Tonight, and PM. Thank you so much for listening, no? This Saturday morning. Of course, ayan ang tumama sa loto, no? Ayan, baka tumama kayo sa loto. 12, 17, 82, 58, 34, 44, no? Loto result, no? 2, 3, 8, 3, 3, 2, 1, 0, 9, 2, ayan. Ayan po.
Himlang po, thank you so much, no, sa inyong pagsubaybay.